So welcome back mga kalapatids dito sa Madlalob TV. So today nga, pag-usapan natin yung tungkol sa mga native o netoy na kalapate. Tara! So today mga kalapatids, nandito nga tayo sa breeding nating station. So ayan, meron tayong apat na cage dyan. So ayan. So saktuhan lang tong cage natin mga kalapatids sa isang kalapate, no? So tamang-tama pagka nagbi-breed. So ayan, isa natin. So ayan, kahoy lang yung loob niya mga kalapatids. So ayan, may isa tayong kalapati dito. So sa bandang likod mga kalapatids, wala siyang green na screen dahil nga para mahulog kagad yung mga dumi nila. So sa bandang gitna lang siya nilagay. So ayan nga. So sa mga nagtatanong mga kalapatids kung paano malalaman kung native o netoy yung isang kalapate. So minsan may mga itsurang netoy. So katulad nito, kunin natin. So ito mga kalapatids, kung titingnan nyo siya, ayan, sa itsura niya, sa mata niya. So ayan, maraming sasabi na kapag ganyan yung mata, yung mga dilaw-dilaw, sabi nila native daw or netoy. So ayan, so mukha nga naman siyang netoy dahil sa itsura niya, ayan, maliit lang siya. So sabi nila mga kalapatids, kapag netoy daw, ganito yung itsura. Ayan, maliit ang katawan, maliit ang leeg, maliit ang ulo, maliit ang ilong, tas yung tuka, so medyo mahaba. So ganyan daw yung tsura ng mga native. So sa case nito mga kalapatids, mukha lang siya netoy pero nagawa niyang matapos yung 5 lap sa UFC, which is napakahirap. Dahil nga sa huling 3 lap, tatlo doon yung Cagayan at nakauwi nga siya. So ay makikita nyo, bilog na bilog yung katawan niya. Yan, buong-buo yung pitso. So ay mga kalapatids, mukha lang siyang netoy pero magaling. So isa tong kalapati na to mga kalapatids sa mga pagsasabi na wala sa itsura ng mga kalapati yung galing, no? So nasa performance talaga ng mga kalapati yan. So ayan, sa pakpak niya hindi rin ganong kalakihan, tapos maliit lang siya. So magbabase talaga tayo mga kalapatids sa performance. Sabi nga ng mga idol natin na pansir, kailangan nasa performance tayo nagbe-base. Kailangan nililista natin yan lagi, bawat karera ilista natin yung performance ng ibon. So bawat taon kailangan na nag-i-improve tayo. So ngayon mga kalapatids, pakita ko naman sa inyo yung ibang itsura nito mga breeder natin. So ngayon naman mga kalapatids, pakita ko sa inyo yung tatay nitong si Blue Bar Hen. So ito mga kalapatids, yung tatay ni Blue Bar Hen. Ayan. So medyo ayan, medium size lang din to na cock. So ayan, naka old bird lang rin, naka-comb ring lang, PHA na fake. So comb ring lang. So ayan siya mga kalapatids. So yung titingnan niyo yung mata niya, halos magkamate sila yan. Tatawag nila na matang netoy daw. Ayan. So ma-orange-orange, no? So madilaw-dilaw. Tapos yung mga pakpak niya, ayan. Saktuhan lang din. Ayan. So ito nga mga kalapatids, no? So kung itingnan niyo yung tsura, halos mukha rin siyang netoy. Dahil nga yung ilong niya, ito mo, hindi man ganun kalakihan, no? So mamaya, papakita ko naman sa inyo yung mga kalapati natin doon sa kabila na may kalakihan yung ilong. So tingnan natin kung ano yung itsura nila. So kumpara natin. So ito, mga kalapatids, sa finisher din natin tong kalapati na to. So dyan nga natin kinuha itong lahi ni Blue Bar Hen. Tapos ito naman mga kalapatids, pakita ko sa inyo yung isa pa nating hen. Ito. So nagpo-produce din to mga kalapatids ng mga speedbird, no? So ito nga, dahil mostly dito sa loob natin, halos mabibilis yung mga kalapati natin. So makikita nyo, maliit lang din siya. Ayan, malapad. So kung titingnan nyo yung itsura niya, mukha na siyang matanda. So ayan, mature yung itsura niya. Ayan. Tapos maiksi yung tuka, mukha lang siyang halos parang fancy lang kung tingnan na yan. Maiksi yung tuka, tapos yung mata, pearl eye na madilim. Kung ikukumpara natin to doon mga kalapatids, doon sa isa nating hen, so kunin natin para makukumpara natin ng maayos. So ito mga kalapatids, hawak natin sila ngayon dalawa. So subukan natin compare kung sa size, ayan. Halos magkasing laki lang sila. Tapos sa mata naman, ayan. Sa mata, ito.
pearl eye siya na mait man na madilim. Ayan. Pearl eye siya na madilim. Then itong sa kabila, orange. So ayan yung pinagkaiba na lang mga kalapatids. Isang pearl eye at isang orange yung mata. So kung pipili siguro kayo ng kalapate, sigurado ah, mas magugustuhan niyo yung itsura nito kaysa dito. Dahil nga ito, yan, mukhang native. Mahaba yung tuka niya mga kalapatids kumpara dito sa isang breeder natin. So ayan. So ngayon naman may papakita pa tayo doon sa kabila. Ah, kukumpara ulit natin yung mga kalapati natin doon. So ito, hawak ko yung dalawang stock natin na cock. So breeder yung mga to. So ayan, compare natin yung sa katawan muna nila. So ayan, sa katawan mas malaki itong isa. Ito namang maliit. So itong nasa kaliwa medyo malaki siya. Sa kabila ito, okay naman lang. Then sa mata naman, ayan. So mapapansin nyo mga kalapatids, itong mata nito, ayan, orange na orange, ayan. So ito, kaya ganyan yung itsura niya mga kalapatids. So pinsan nito yung tatay ni Blue Bar Hen. So bali chuhin niya to. So ito naman mga kalapatids, isa sa mga foundation bird natin dito. So ang line nito is Vandenbroek na kinross natin dun sa Himilim natin. So ayan, orange din yung mata niya. Dahil ngayon nakuha natin kay Himilim noon is ganyan din yung mata, orange din. So sa kabila, ayan, orange din yung mata. So ipo-compare natin sa ilong. Ayan, makikita nyo pag pinagtabi natin sila. Ayan. Malaki yung ilong nitong kaliwa kumpara dito sa isa. So ito, dahil nga lahi nila is yung mga mukhang native sila, so maliit yung ilong niya. Ito naman dahil yung lahi nung kay Himilim, malalaki yung ilong. So ayan, napakalaki ng ilong nitong kak natin na to. So ayan mga kalapatid, yung pinagkaiba nitong dalawa na to. Then sa lapad naman, ayan makikita nyo, mas malaki yung nasa kaliwa para dito sa kanan. So dahil ngayon mga inaanak nito mga kalapatid, halos maliliit lang itong kay Himilim, halos mga medium size yung mga nilalabas nila. So ngayon naman kuha tayo ng mga hen natin doon. So ito mga kalapatid, hawak natin yung nanay ngayon ni Blue Bar Hen. So red bar nga mga kalapatid yung pinagmula ni Blue Bar Hen, no? So ayan siya. So red bar siya mga kalapatid. Sa hindi ako sigurado kung humili yung tawag nila dito. So ayan, ito yung nanay ni Blue Bar Hen. So ito may kahabaan siya mga kalapatids na hen. Ayan. So ngayon naman mga kalapatids, kumpara natin siya dito sa isa pa nating kalapate. Ito nga sa kalapate natin na Vandenbroek na MMFC. So ayan, naglulugon na siya. Bago natin i-breed, patapusin muna natin yung paglulugon niya. So ay kung i-compare natin sila mga kalapatids, ayan, mas malaki yung katawan nitong si MMFC kumpara natin dito kay red bar, no? So medyo may kaliitan siya. Itong si MMFC talagang malaking hen siya. So ayan. So ito nga pala mga kalapatids, yung nanay nung guinea bird natin, no? So ayan mga kalapatids, yung mata niya medyo orange-orange din na yan. So sa mga tumitingin sa eyesight, yan yung eyesight niya. Mas medyo parang nakaluwa din ng bahagya yung mata niya. Ayan. Tapos ito namang MMFC natin, medyo dark na orange yung mata niya. So makikita nyo, medyo dark. Ayan. Tapos yan, may pagka white light. So dito nga, so sa kulay nga nito mga kalapatids, so dito nakuha ng mga kalapati natin dito. Ayan. So ito si Dagul mga kalapatids, no? Ayan. So ayan, anak niyan mga kalapatids, si Dagul. So kaya halos magkamukha sila. Halos nakuha nila pareho yung pagka white light nito. So yun nga mga kalapatids, yung pinagkaiba ng mga kalapate na mga native at yung mga kukang pang racing. So hindi pa rin talaga tayo pwedeng mag-base doon sa itsura. So kailangan magbe-base tayo doon sa bloodline, sa pinagmulan nila na linyada, at doon sa performance mga kalapatids, no, ng mga anak nila. So kailangan mag-base tayo kung gano'ng kagaling yung mga nagiging performance sila taon-taon o every race. Then doon tayo magbabase. So yun nga mga kalapatids, ngayon shoutout naman tayo. Shoutout naman tayo galing sa YouTube at Facebook. Shoutout kay Raymond P. Sanchez ng San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout din po kay Carl Justin Nakulanga. Shoutout din kay Apple Free,
kay Norman Sumaling from Pangasinan. Shoutout din kay Ian Carl Bistes ng Cebu. Shoutout din po kay Renz Cari. Shoutout din po kay Just Texon at kay Justin Mel Texon at sa club nila ang Guarpa. Shoutout din po kay Pigeon Racing. Shoutout din po kay Mark Anthony Senita. Shoutout din po kay Daisy Damian. Shoutout din kay Jan Jan Laiko. Shoutout din kay Jan Adluz ng San Quintin, Pangasinan. Shoutout din po kay Eason De Asis. Shoutout din kay John Lovia. Shoutout din po kay Yan X Gabriel De La Vega. Shoutout din po kay JP Nicolas ng Ilocos Sur. Shoutout din kay Lia Lien. Shoutout din po kay KSN Love. Shoutout din po kay Dindo Jeronimo ng Morong Rizal. Shoutout din kay Nathaniel Pancho. Shoutout din po kay May Rachel at kay James Patrick ng Santo Domingo Hulo. Shoutout din po kay Alvin Comilla ng Santa Rosa, Laguna. Shoutout din kay Barry Teroso. Shoutout din po kay Cyrus Laudiano. Shoutout din po kay Justin Tokjang. So yun muna mga kalapatid yung mga pa-shoutout natin today. Sa mga hindi pa po nasa-shoutout, antay-antay lang po tayo. Masya-shoutout din po natin lahat yan. Like, share, subscribe. Maraming salamat sa panonood. Ingat!